Kumusta mga ka-MPBL? Welcome to another episode ng ating Usapang MPBL dito sa Ligang Pinoy. Sa episode naman na ito, pag-usapan naman natin yung team standings as of April 21, 2024. And balikan lang natin yung mga scores from April 15 hanggang sa April 22. So, 2 weeks na nga yung nakalipas sa MPBL, and so far, nakatatlong games na karamihan yung mga teams. And check out lang natin yung standings sa North Division and sa South Division. Sa North Division, yung number 1 na is Rizal Golden Pullers. Meron na silang 3-0 na record recently. Tinambakan nila yung Muntin Lupa Cagers. And sila din yung nakatalo sa Pampanga Giant Lanterns. And number 2, number 3, tabla sila. Pareha silang may 1-0 na record. Ang San Juan and Nueva Ecija. Itong Nueva Ecija, tinalo nila sa kanilang home court, yung Quezon City Todd Action, itong Sabado lang. Samantalang yung San Juan naman ay tinambakan din nila yung kanilang nakalaban na Marikina. Kaya naman sila ay mayroong ng 1-0 na record. Pareha silang kakalaro lamang this week dahil galing sila sa PSL. And from number 4 to number 8, pare-pareha sila na mayroong 2 wins and 1 loss na record. Sila yung Quezon City, Bataan, Abra, Manila, and Pasay. So, itong Quezon City, recent game nila, natalo sila against Nueva Ecija. Itong Bataan naman, natalo sila against Manila. Yung Abra naman, natalo naman sila against Pasay, sa home court mismo ng Pasay. And Manila, kakapanalo nila against Bataan, kaya sila naging 2-1. And Pasay, kakatalo naman nila yung Davao Occidental Tigers sa kanilang last game. And ang defending champion na Pampanga, number 9 at 1 win and 1 loss. Kakapanalo lang nung Pampanga Giant Lanterns sa kanilang last game. And number 10, Valenzuela, 1 win at 2 losses. Pangasinan, 1 win and 2 losses. Kakapanalo lang din itong Pangasinan nung kanilang last game. And Bulacan and Marikina still wala pang panalo, 0-3 and 0-4 respectively. And yung Caloocan, supposedly maglalaban sila against Tarlac United Force nung April 18. Pero dahil nga nag-withdraw na itong Tarlac United Force, tinanggal sila ng NPBL kasi hindi makabayad ng quota or franchise fee itong Tarlac United Force, ay tinanggal na sila ng NPBL for the 2024 season. Kaya naman, as of now, wala pa rin laro itong Caloocan Batang Kangkalu. Sa South Division naman, mga ka-MPBL, yung 1-4, pare-pareha silang merong record na 3 wins and 0 losses. Zamboanga, Batangas City, Negros, and Paranaque, lahat sila may 3 game winning streak. And number 5 naman, itong Quezon Province, kakalaro lang din itong Quezon Province against Valenzuela dyan kahapon, April 20. Kasi kakatapos lang ng championship ng PSL, and nag-champion itong Quezon Huskers. Tinalo nila yung Nueva Ecija dun sa championship ng PSL. Kaya naman parehas na first game lang ng Nueva Ecija and Quezon Huskers nung Sabado, April 20. Number 6, yung South Cotabato Warriors, 2-1 sila. Number 7 to number 10, pare-parehas naman silang merong 1 win and 2 losses. Iloilo is at number 7 with 1 win 2 losses, 2 game losing streak na itong Iloilo after winning yung kanilang first game against Bacolod. Sarangani is also at 1-2, Mindoro is 1-2, 2 game losing streak din itong Mindoro after nilang manalo sa kanilang opening game. Bacolod is at 1-2, kakapanalo lang ng Bacolod against Sarangani. Davao Occidental, kakalaro lang din nila against Pasay sa home court ng Pasay Voyagers, and sadly natalo itong Davao Occidental, kaya naman 0-1 record din sila. And Muntin Lupa Cagers, Imus, and Bicol, wala pang panalo yung mga ito. Yung Muntin Lupa, 0 wins and 3 losses. Same with Imus, 0 wins and 3 losses din. And Bicolandia is 0 wins and 4 losses. Itong Binyan, wala pang laro, pero sila yung maglalaro on April 22, dyan din sa kanilang home court, kaya abangan natin yan. And i-recap lang natin yung mga scores from April 15 hanggang sa April 20. So, nung April 15, ginanap yung mga laro dyan sa Inares Center sa Antipolo City. Sa first game, tinalo ng Quezon City Todd Action 91-70 against the Imus Agimat. So,
Ang daming laro na tambak itong Imus Alimat. Definitely kailangan na nilang kumuha ng mga ex-PBA players kasi sa mga base lineup nila, wala silang masyadong mga experience na veterans as compared dun sa lineup ng mga bigating teams dito. Second game naman, ito finally nanalo na rin yung Pampanga Giant Lanterns 86-85 against the Marikina Shoemasters. So close game din ito. So far parang na-observe natin na nahihirapan yung Pampanga Giant Lanterns nung wala si Justin Baltazar. Wala kasi si Justin Baltazar dun sa first two games ng Pampanga kasi pinapahinga siya dahil may na-injury yata siya. And kapansin-pansin nga na kapag wala si Justin Baltazar ay nahihirapan itong Pampanga Giant Lanterns. Pero nevertheless, a win is a win. So kahit na 1 point lang yung panalo nila against Marikina, panalo pa rin yun. And finally, on April 15, yung last game, panalo yung home team na Rizal Centro Mall Golden Coolers 79-61 against the visiting Muntinlupa Rangers. The following day, on April 16, ay nagpumunta ang MPBL dyan sa Punit Astrodome. Sa first game, panalo yung Negros 75-68 kontra sa Bicol. And sa second game naman, panalo naman tinambakan ng Zamboanga Master Sardines 86-72 yung Mindoro Tamaraws. And lastly, yung Pasay Voyagers na defend nila yung kanilang home court 78-72 against the Abra Weavers. Very close din itong game na to. Sa huling clutch time lang nakawala itong Pasay Voyagers. And naging controversial din ito kasi allegedly after ng game ng Abra versus Pasay, yung bodyguards daw ng isang team official ay binugbog yung isa sa mga referees na nag-officiate dun sa laro after nung game na yun. So very controversial yan, pero hopefully sana ma-resolve na ng MPBL. And sa based on the statement and release ng MPBL ay gagawa sila ng kanilang sariling investigation to find out the truth kung totoo ba yung allegation na yun na may bodyguards na nambugbog dun sa referee during the game or after the game. On April 17 naman, nagpunta yung MPBL dyan sa May Paco Arena. Sa first game, tinalo ng Bacolod City 84-81 itong Sarangani. So close fight and panalo yung Bacolod. Ito yung first win ng Bacolod. Sa second game naman, tinambahan ng Pangasinan Heat Waves 87-55 itong Bulacan Puyas. Finally, ito dun yung first win ng Pangasinan Heat Waves after nilang matalo dun sa kanilang mga first two games. Kasi nung first game nila dun sa Kalasyao Sports Complex mismo ay tinalo sila ng Abra Weavers. Sa second game naman nila, close fight against the Valenzuela Classic, natalo sila ng Valenzuela. And finally, against Bulacan Cuyas, nagkaroon sila ng opportunity nga kasi relatively naman mas mahina yung lineup ng Bulacan as compared to others. So in this game, nagkaroon ng opportunity yung Pangasinan Heat Waves para maboost yung kanilang confidence. And finally, sa home game, April 17, tinalo ng Manila Stars yung Bataan Risers 92-84. And very close game din ito. Dun lang sa clutch time din kumawala itong Manila Stars. And it helped na home court din ito ng Manila Stars. And on April 18, nagpunta naman yung MPBL dyan sa Caloocan Sports Complex. Sa first game, tinambakan ng San Juan yung Marikina Shoemasters 101-73. Sa abangan natin itong San Juan, madami din silang mga bagong players. Sina Isi Soberano, sina Galinato, sina Michael Malonzo. Ang dami din nilang kinuha. And even si Dexter Maikas nagbabalik din for San Juan Knights. So isa rin sa pinakaabangan na team sa North Division itong San Juan Knights. And sa second game, tinalo din ng Paranaque Patriots itong Iloilo United Royal. So ito na yung third win in a row ng Paranaque Patriots after nilang talunin din yung mga bigating na team. Tinalo nila yung Manila sa first game nila. And then sumunod South Cotabato sa second game nila. And ito na nga, pangatlo na itong Iloilo. And for Iloilo naman, ito na yung second game na losing streak nila. Ang ganda ng nilaro ni na CJ Cancino and Mark Nonoy dito sa laro na ito. Parehas yata silang naka 21 points. Pero unfortunately, nasayang lamang yung kanilang effort. And April 19 naman, bumalik ulit yung MPBL dyan sa Punit Astrodome. So ito yung second game in a week na naglaro yung MPBL dito sa Punit Astrodome. Sa first game, tinambakan ng South Cotabato itong Muntinlupa 103-62. And sa second game naman, tinambakan naman ng Batangas City 108-79 ng Imus Alimat. And the last game, ito din, very exciting din ito.
panalo yung Pasay Voyagers 57-56 kontra sa Davao Occidental Tigers. So ito yung season debut ng Davao Occidental Tigers after nilang mawala sa MPBL for 2 years. Ito na yung first game nila pagbalik. And unfortunately for them, tinalo sila ng Pasay Voyagers on a very close game, 57-56. So abangan din natin itong Davao Occidental Tigers. Ang dami din nilang mga ex-PBA players na naglalaro sa kanila. And then sina Art De La Cruz, sina Peter Jun Simon, si Kelly Nabong, sina Ighalo. And yung mga galing din sa kanilang PBA 3x3 team, madami din sila, sina Mark Olayon. And of course, yung mga ang galing sa UAP, sina Jun Manso, maglalaro din yan sa Davao Occidental Tigers. And abangan natin kasi for sure, definitely, isa sa mga contender itong Davao Occidental Tigers. Not only in the South Division but also sa buong MPBL na. And on April 20, nagpunta naman yung MPBL dyan sa may Palayan, home game ng Nueva Ecija Rice Vanguards. Sa first game, tinalo ng Rizal Centro Mall 85-82 itong 85-82 itong Bicolandia. Close game ito kasi mga previous games ng Bicolandia medyo natambakan sila, pero in this game naging close fight, pero unfortunately hindi pa rin sila nakakuha ng panalo. At sa second game naman, ito yung season debut ng Quezon Huskers after kagagaling lang nila sa PSL Finals. Tinalo nila yung Nueva Ecija dun sa PSL Finals, and in their first game dito sa MPBL ay panalo itong Quezon Huskers na. Actually, natambakan na itong Quezon Huskers sa laro na ito, pero nahabol pa nila itong Valenzuela para manalo 88-81. Ang ganda nung nilaro nung dalawang bagong players ng Quezon Huskers, si LJ Gonzalez, na naging best player of the game nito. And yung teammate niya sa FEU na si Cyrus Torres, abang-abang din ito kasi ang daming mga bagong players from the collegiate ranks na nag-excel dito sa MPBL. And sa second game, Quezon, sa last game pala, panalo yung Nueva Ecija Rice Vanguards versus Quezon City. Umabot ito ng overtime. Lumambang actually ng 16 points itong Quezon City to the action, pero nagawa ng Nueva Ecija na i-erase yung 16-point deficit nila and send the game into overtime. And finally, during the overtime, doon nga kumawala na itong Nueva Ecija and napanalo sila 82-74. And yun lang, mga relevant news lang the past week, yung pag-withdraw ng Tarlac United Force. Hindi sila makabayan ng kanilang franchise fee, kaya naman sila tinanggal ng MPBL. And it's very sad kasi ang dami ng mga players yung supposedly maglalaro sa Tarlac United Force, pero yun nga, due to financial constraints, they had to withdraw their participation. And hopefully, itong mga players na pumirma originally sa Tarlac United Force ay makakuha pa sila ng kontrata sa ibang team. And abangan pa rin natin, mga ka-MPBL, tuloy-tuloy pa rin yung action dito sa MPBL. Monday to Saturday ang mga laro, April 22. Yung schedule for the coming week sa ipopost namin sa isap another video, so abangan nyo yung upload namin na yan. So kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe lang, hit nyo lang yung subscribe button, and hit nyo din yung notification bell para every time na meron kaming upload ay updated kayo palagi. So yun lang muna, mga ka-MPBL, maraming salamat.